Hello everyone, I'm Joy and once again, welcome to our channel. So ang video po ito ay medyo kakaiba because I invited a certain guest. Siya pang pumilit sa akin kung na mag-YouTube. Siya pang pumilit sa akin na mag-YouTube at mag-record. Siya pong aking videographer, lahat na siya, at siya po ang aking husband. At siya rin po ay nawawalang miyembro ng F4. Okay, siya pong... feeling niya po nasa ano siya kasi nakabonin. Anyway, ngayon po because in my previous video, binigay ko po sa inyo yung mga correct pronunciation ng mga words based on their stress and unstressed syllables. Ngayon po, iti-test ko po si Javi kung kaya niya pong i-pronounce yung mga common words kasi marami po sa mga Filipinos, pag itong mga words na ang kanilang pronounce, hindi po nila masyadong na-pronounce ng maayos. So, tingnan po natin kung kaya niya. Ang unang salita ay ito. Nakikita niyo rin po sa inyong mga screens. Pronunciation. 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 O, sabi niya po, pronunciation. And true enough, ganyan din po i-pronounce yan ng marami po sa atin, but that one is actually pronounced as pronunciation, not pronunciation. Okay, one down, isa na po ang mali niya. Hindi niya po nakita to ha, ngayon na, tinago po sa kanya to para hindi siya makapandaya. Ang pangit mo. Okay, ito ang next. Adidas. Okay, perfect. Ito po ay Adidas. Hindi po siya Adidas. Ito po yung brand. Isa sa mga brands ng mga binibenta namin. And it's pronounced as Adidas, not Adidas. Okay, next. Thailand. Ah? Thailand. Ano? Thailand. Inaspirate mo ba yung TH? Yes. Paano? Thailand. Thailand. Okay, ang sabi niya po ay Thailand, pero Thailand. That is wrong. Because this country, hindi siya ina, ang TH sound po ay hindi ina-aspirate. Ang pag-pronounce lang po dito ay Thailand. Thailand. Ano? Thailand. Okay, that sounds better. Next. Okay. Eto. Parents. Ah? Parents. British. Parents. Parents. But that's actually correct. Kasi yung iba po, ang pag-pronounce po nila, ilan na mali mo? Tatlo, no? Tatlo na ang mali niya. Dalawa pa lang. Ah, dalawa na mali niya. Ito po kasi ang parents ay pinopronounce ng iba na parents. Lalo na po yung mga kagaya namin ng mga Ilocano speakers, parents po yung pag-pronounce, pero that one is? Parents. Parents. Okay, parents. Next. Hindi ito. N-I-K-E. Nike. Nike, correct. Isa rin po yan sa mga binibenta naming brands. This one is not pronounced as Nike. Kasi others are pronouncing it Nike, no? Yeah. Nike, but this one is pronounced as Nike. Okay, ilan na siya? Dalawang tama, dalawang mali. Next. Ano pa dalawa? Yung Adidas pa. Ah, yung? Yung Adidas. Adidas. Yung Nike. O, tatlo na po ang ano niya. Tatlo na po ang tama niya. Next. Menu. Menu, correct. It's not pronounced as menu, but this one is pronounced as menu. Alright, next, ito. Preface. Okay, yan po ay makikita sa mga libro. Ito po usually yung mga welcome message o kaya mga basta message ng author or introduction about the book. And you pronounce it? Preface. Preface po ang pronunciation niya, but that is wrong, haha. Pag ilang mali mo na to. Pangatlo, this one is pronounced as preface. 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 No, not preface. Preface. Okay, preface. You can also repeat after him. But next, oh, mali ka. Ilan na? Tatlo, apat. Kasi po, babayaran niya ako mamaya sa lahat ng mga mali niya. O, next. Annie. Nag-isip. A-N-Y? Ano? Annie. 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 Yung iba po, Annie. Hindi siya Annie ha. Anywhere or anybody, Annie. But that one is pronounced as Annie. Annie. Okay. Annie. Okay, Annie. Mali yung... bakit Annie na? Okay, next. O, ito. O, ito ah. Coupon. Coupon. Okay, very good. That one, C-O-U-P-O-N. This one is pronounced as coupon, not? Coupon. Not coupon. So,
raffle coupon, hindi po siya raffle coupon. Okay? Correct. Like this one. Or next. Dami yata niyang tama. Confirm. Confirm is also correct. Others, though others would pronounce it, anong pronunciation ng iba? Confirm. But this one is pronounced as confirm. Nag-cheat ka yata. Tinin mo ba itong copy ako kanina? O yan. Cleanliness. Sabi niya po, cleanliness? Clean lines. Cleanliness. Cleanliness, but yan ang pag-pronounce po ng mga kagaya namin mga Ilocano or mga Filipinos. But this one is pronounced as cleanliness. Cleanliness. Okay. Pero clean yung first word niya, pero still this is pronounced as cleanliness, cleanliness. Okay. Not cleanliness. Okay, cleanliness, not cleanliness. Okay? Next, ito. Paborito nyo. Chocolate. Okay, very good. Chocolate. Chocolate. Others would say chocolate, but this one is properly pronounced as chocolate. Chocolate. Okay, very good. Okay. So, next. Sauce. Okay, sauce. Spaghetti sauce or tomato sauce. But this one is sauce, tama ka. Pero yung iba po, sauce. So this one is not pronounced as sauce, but this one is sauce. Okay? Next. Last two na tayo. Whole. 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 Final. Whole? Okay na rin yung papel. Ano tatawag mo dun sa papel? Whole? Oh, sige, isabihin mo yung buo. Isang buong papel. Okay, translate that. One whole bound paper. Papel nga. Oh, one whole paper. One whole sheet of paper. So, ano sabi mo dito? Whole. Okay, this one is... sige, correct na rin. Kasi yung iba, ang sabi nila ay... Whole. One whole sheet of paper. Yeah. Or one whole chicken. But this one is pronounced as whole. That's why it should be one whole sheet of paper. One whole chicken. But not one whole chicken. Alright, this one. Last na yata to pa. Calvin Klein. Okay. May narinig po ako. Sabi po dito ay Calvin Klein. This is also another brand that we sell. It's Calvin Klein. Okay? So, bakit kailangan matutunan to? Yung correct pronunciation ng mga to, Papa? Para maganda? Para mag... Ewan ko. Ikaw ba? Hindi ko alam. Okay, maganda po, now, alam din po natin yung pronunciation ng mga salita, pero para po accurate yung pagkagamit natin ng language, pero pag pumunta tayo kunyari sa palengke, dapat din po sana is gamitin din po natin yung pronunciation ng mga nasa palengke kasi ikaw ang mamamali doon. So, hindi mo pwedeng gamitin sa palengke, though you are coming up with the correct pronunciation like that of the Sayoti, Margarine, or... Jurgens, mga brands. Pero pag napunta ka po sa palengke, hindi nila alam yun. Pag sinabi mo, pabili nga po ng margarine, sasabihin sa'yo ng ano, ng nagtitinda doon, ano ang margarine? Margarine ba? Sasabihin, ay, opo, margarine. Ganon. So, it's just right to know the right thing, but please use it when you are in? Public. In public? In... Market? Interview? In interview, when you are in... pag nasa correct ka pong or appropriate ka pong situation. Speech, right. When you are using the English formally or informally, or when you are with the people in the academy, you could make use of this correct pronunciation. Pero pagka po nasa palengke po tayo, gamitin din po natin ang lengwahe ng mga tao nasa palengke. Sabi nga po nila, if you're in Greek, you have to speak and act like... If you're in Greece, rather, you have to speak and act like a Greek. Tama ba? So, may gusto ka bang sabihin? Bye-bye. Okay, thank you so much. I hope you have learned something on the pronunciation. And again, see you next time. Bye-bye. Ganda pa pa? Ganda naman.